Hello guys! At eto na nga. So, dumating na yung time. One of the most requested smartphone na gawa natin ng review is the latest Samsung Galaxy A22 5G. By the way guys, ito po ang pinaka-affordable na 5G ready na device sa market ni Samsung. Mabibili mo lang ito sa halagang 13,990 pesos only. So, in this video, aalamin natin kung ano bang specs and ano ba yung advantage on this smartphone. Sobrang in demand na nga ngayon ng 5G sa market. Most of the customer nowadays, pag pumunta sa mga pamilihan ng smartphone, nakafocus agad sa connectivity. 5G na ba yan? 5G ready na ba? So, most likely yung ibang brand, doon na lang din talaga nakafocus. Which is, yun kasi ang laging inahanap. Pero ang tanong, magagamit mo ba yung 5G at the end of the day, pag-uwi mo ng bahay? Well guys, isa yun sa reason kung bakit gumawa ako ng video for the A22 5G. Kasi para mas ma-highlights, hindi lang kasi 5G ang meron dito. May mga specs and features pa to na pwede mong ma-enjoy, not only the connectivity itself. So, for this video, alright, so isa-isahin natin yun. Well, bago ako mag-start, silipin muna natin kung ano yung mga kasama inside the box pag nag-purchase kayo ng Galaxy A22 5G. So first of all, nandyan yung quick start guide and the warranty card. Well, aside sa main unit itself, nandyan na rin po yung 15 watts wall charger. And meron na rin po itong USB Type-C. By the way, this is the regular Type-C cable, hindi pa ito naka C2C. And syempre, kasama na rin sa kanya yung earphone. Unlike with other A series, ito mayroon na pong inside the box na earphone. And syempre, the ejection pin. If color availability naman ang pag-uusapan, good thing marami kang pwedeng options na pagpipilian. So, this device comes with 4 colors. So, nandyan yung tinatawag niya Osam Gray, isa sa mga main color niya. So, followed by the Osam White and the Osam Mint. And hindi lang yun ah, available na rin po ngayon ang Osam Violet sa kanya. So, ang maganda, lahat ng apat na kulay na to available po sa Philippine market. So, ang maganda dito, hindi po ito regular lang na kulay ng isang smartphone. So, ito yung tinatawag na Osam Pastel Color. So, it means nagbibigay po ito ng dagdag attraction on your smartphone. So, kung ano man po yung lifestyle mo, well, perfect tong device na to. Kung mahilig ka naman sa premium looking smartphone, pag-usapan natin dito yung design and hardware. Good thing sa design ni Samsung sa smartphone na to, hindi mo siya mapapagkamala na A series. Imagine ha, tignan mo maigi oh, it comes with a glossy finish look. Diba? So, kung medyo showy ka talaga ng smartphone, perfect yung device na to kasi napaka-premium look niya. Hindi lang yun ha, it comes with an ergonomic grip. It means kahit na medyo malaki tong device, well, comfortable hand grip siya. Hindi siya mahirap i-navigate using one hand navigation. Like then with other smartphone nowadays sa market, still si Samsung nandyan pa rin yung 3.5mm earphone jack, hindi pa rin niya to gini-give up. So kung gusto mo makinig ng mga music or nanonood ka ng mga movies through wired earphones, still meron pa rin kayong pwedeng pagsaksakan. And good thing USB Type-C for the fast charging support as well as for the fast data transferring from your PC to your phone, vice versa. Yun ang maganda for the Type-C naman. Right side ng device, makikita nyo dito yung power key plus the fingerprint sensor and syempre the volume key. Left side naman, dito mo makikita yung SIM and the memory card tray. Syempre, isa rin sa tinitignan natin sa isang smartphone, yung bigat. Guys, ang Galaxy A22 5G meron lang 203 grams. So it means, hindi ka mag-worry na kahit na matagal mo siyang hawak, matagal mo siyang ginagamit, hindi mangangala yung kamay mo. Syempre, hindi natin papalagpasin yung display nitong device na to. Pagdating sa display, physically, meron siyang 6.6 Full HD Plus Infinity V display. Ibig sabihin, yung dun sa may camera niya, yung design, V-type yun. So, may purpose yan pag nag-take ka ng selfie and then nag-palm ka. Or yung gesture na palm yung ginagamit pang-take ng selfie. Umiilaw yun, nagsaserve siya as a timer itself. Dun ka titingin sa may V, sa may camera niya sa front cam. So, not only on that, ang maganda rin sa display nito, naka 20:9 aspect ratio. So, perfect na to para sa mga latest movies, latest videos or content na pinapanood natin. So, mapifeel mo sa kanya yung full immersive viewing experience. And, unlike with other smartphone ni Samsung, ang ginamit dito is TFT LCD. Nothing to worry, even indeed siya naka Super AMOLED. Ang maganda sa TFT, isa sa pinakamagandang type ng LCD ito.
isa sa pinaka, what do you call, isa sa pinakamatipid na display in terms of LCD. Siyempre ngayon, ma-enjoy mo na rin sa phone na to yung smooth screen in terms of scrolling or kung gagamitin mo man siya sa gaming kasi meron na itong 90Hz refresh rate. Siyempre, lubos-lubosin na natin. Nabanggit ko na lang din naman yung gaming. Itong phone na to, kung mahilig ka talagang maglaro, all day mo ginagamit yung phone, tas ayaw mo yung madalas ka mag-charge, meron na itong 5,000 mAh battery capacity. And ang maganda dito sa kanya, naka-adaptive fast charging support na to, it means hindi ka mag-aantay ng matagal in terms of charging time. Huwag na natin siyempre yung patagalin pa. Alam ko, inaantay nyo kung ano yung meron sa camera na itong device na ito. By the way guys, this smartphone comes with a triple rear camera or yung tinatawag na versatile triple rear camera. Actually, mukha lang siyang quad cam. Ayan. So, hindi po yan apat ha. Tatlo lang po talaga originally yung camera niya. So, yung pang-apat dyan na bilog sa baba, flash po yun. So, isa-isahin natin yung camera niya sa rear. So, for the first camera, ito yung main cam. Ito yung 48 megapixel with autofocus and a 1.8 aperture. So, good thing kung magtitake ka even at low light condition, nothing to worry. You can now capture a brighter photo because of this lens. Next naman is the 5 megapixel fixed focus. Siya naman po yung responsible for the wide na kuha in terms of photo. It means ito yung mga wide shot or kung ayaw mo mag-adjust and then medyo malawak yung sceneries, makukuha mo pa siya because of the 115 degrees. And the last one, camera nito is yung 2 megapixel fixed focus with 2.4 aperture. Siya naman yung responsible for the portrait mode. Ito yung nagkakaroon ng blur background yung effect. Good thing sa portrait mode ni Samsung, even nakasave na siya sa gallery, you can now adjust before and after taking photo. So, yun yung advantage ng camera nito in terms of rear. Siyempre, try to observe na rin yung mismong physical camera niya. Diba? Lakas maka-premium, lakas maka-flagship ng design. So, unang tingin, diba? Parang kala mo quad camera siya, pero triple rear camera lang yan. So, sabi ko nga kanina, LED flash po yung pang-apat dyan. Kung mahilig ka naman mag-take ng selfie, ang maganda sa kanya, meron na siyang 8 megapixel fixed focus with a 2.0 aperture. So, 8 megapixel, sapat na po yun pang take ng brighter photos in terms of selfie. So, it doesn't matter naman talaga yung megapixel in terms of brighter photo, alright? So, yung 2.0, yan po yung basihan ng linaw. The more na mas maliit yung number, the more na mas maganda po yung, what I mean, the more na mas malinaw po yung photo natin. So, 2.0, even at low light condition, you can now take a brighter selfie. And then, you can now directly upload it on your social media account. Well, kung hanap mo naman mataas na specs, literal, itong phone na to, sapat na. Kasi meron na tong 6GB of RAM wherein pwede ka na mag-open ng multiple application at the same time nang less yung worry na naglalag or nagahang yung phone. And kung mahilig ka naman mag-store ng mga memories on your device, well, meron na siyang 128GB. Plus, kung talagang medyo mahilig ka talagang mag-collect ng mga photos, ng mga media, ng mga videos, pwede mo siyang i-expand up to 1TB through SD card naman. Siyempre, isa rin sa tinitignan nowadays sa mga smartphone is yung processor. Well, guys, ang Galaxy A22 5G equipped na siya with the MediaTek Dimensity 700. Ito yung octa-core processor ng MediaTek na isa sa pinaka-latest niya na powerful na processor. So, ang maganda dito, mataas yung clock speed. So, ibig sabihin, hindi ka mabibitin sa performance. Plus, naka 7 nanometer na rin ito. So, ibig sabihin, the more na mas maliit yung sukat ng processor, ito yung 7 nanometer, the more po na mas matipid in terms of battery consumption. So, ibig sabihin, yung phone na to, powerful yung performance, but less battery consumption. Pagdating sa security on the Galaxy A22 5G, equipped na rin ito ng face recognition and syempre meron na rin po siyang fingerprint, side fingerprint scanner. So, in addition, common na yung mga ganitong security. Ang maganda kay Samsung, equip siya with the Samsung Knox technology. Sa mga wala pang idea what is Samsung Knox, ito lang naman po yung security ni Samsung kung tawagin the multi-layer security level. It means less worry ka na ma-access ng kahit na sino yung device mo kahit na like for example nawala or kahit na sino mang nakakuha niyan and then gusto niya talagang i-bypass. Well guys, na wala po siyang makukuha kahit anong information because of the Samsung Knox technology. Yes, ganun po ang security ng Samsung. And sabi ko nga, since latest smartphone to ni Samsung, guys, ang maganda sa kanya yung user interface.
updated na po. So, gumagamit na to ng One UI 3.1. Ito yung pinaka-latest na interface ni Samsung sa lahat ng Galaxy devices niya. It means kung paano i-navigate yung mga flagship ni Samsung, same na rin po dito sa Galaxy A22 5G. So, ano nga bang advantage ng One UI 3.1? So, ito yung interface wherein mas pinasimple, mas pinandali i-navigate yung phone na kahit na first-timer ka mag-Android, first-timer ka mag-Samsung, well, hindi ka mahirapan mag-navigate. And, ang maganda dito ha, kahit malaki yung screen ng phone mo, you can now navigate using one-handed navigation. Yun ang maganda with the One UI 3.1. And lastly, kung mahilig ka naman makinig ng music or sabihin na natin mahilig ka manood ng movies on your phone, guys, nothing to worry. The Galaxy A22 5G equipped na rin po ngayon ng Dolby Atmos. So, you can now feel the surround sound technology or the cinematic sound technology wherein hindi mo alam kung saan ang gagaling yung tunog. Three-dimensional sounds is now possible on the Galaxy A22 5G. By the way guys, that's it for the new Samsung Galaxy A22 5G. Yan po yung mga pwede nyo ma-enjoy na mga features and specs with this smartphone ni Samsung. So, not only the 5G connectivity ang meron sa kanya. Diba? So, that's the reason why kinreate ko itong video na to. Alright? So, thank you so much for watching my videos. I hope you learn a lot about this new Samsung Galaxy device. Again, thank you and thank you. And don't forget to like, follow, comment down below, and subscribe on my channel. Thank you!